na lang. Yes. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nagbago na ba tayo? Amen. May kanta eh, yung Caroline. Bagong taon ay magbagong buhay. Magbagong buhay na ba tayo? O katulad pa rin tayo ng 2022. Kaya maraming Kristiyano, hindi lumalago. Mm. Hindi nakakaroon ng bunga. Kasi hindi nagbabago. Pag sinabi na nakipag-isa kay Kristo, katulad sinabi mo, ang Diyos ay suma sa atin. Sabi nga kanina ng word, no, kapag ako'y kumatok, no, kakatok ako sa inyong pintuan, pag ako'y binuksan niyo at pumasok, si Jesus sa atin, may problema ka pa ng pagkain. Kasi ang sabi niya, sabay tayong kakain. Amen. Ibig sabihin, araw-araw may pagkain ka. Bakit? Oh. Bakit? Tanong yung pastor, bakit? Bakit? Kasi si Jesus ang kasama mo sa bahay. Friends. Lahat ng bigasan mo puno yan. Lahat ng tubig mo may tubig yan. Bakit? Lagi mo kasama si Jesus sa Amen. Pagkain. Yes. Amen. Kaya nga nananalangin tayo eh. Kapag kumain ka, di bakit? Kasama mo ang Diyos. Yes. Meron bang nag-inom na, Lord, i-bless mo itong tanduay para malasin ako. Mawala ang espiritu nito na makapatay. Hindi ba sa pagkain lang? Bakit Amen. Ka nananalangin? Kasi nandiyan si Jesus. Amen. Ano problema mo? Bakit lagi? Walang pera. May sakit. Hindi yan ang issue kay Lord. Okay? Ang issue kay Lord, ikaw ba nakipag-isa? Amen. Kasi kung makipag-isa ka kay Lord, ito ang benepisyo. Benepisyo kapag ikaw ay nakipag-isa. Yes. Number one, si Jesus na ang naghahari sa buhay niyo. Amen. Kaya kita mo maraming mga matatanda eh. Pag mga maldita eh. Inis na inis ako sa mga tigulang ng maldita. Pakato ka pala, pabalik na ako. Naway kita sa sugata. Kay iba'y nagyan ko. Kaarte. Pamangkuton mo. Ano lang natapos mo? Grade 1 lang ako. Ito, abogado ka magabal. Kaabi mo daw sa kaunugot pala. Tapos mapatay lang man. Amen. Ako, binabara ko yan eh. Sabi ko na eh. Damo, mga tigulang. Naway pinagkatigulangan. Kaya nga, hindi marespeto sa kabataan. Kaya ilang mga batasan, ilang maldita. Para sa si ano, napatay. Pagsulod ko palang, iba dati mo. Iba bro yung spirit. Ah, tama din ang inasabi ni, ano, ni Jasmine sa lola niya. Kasi yung tingin, iba. Lagpaw ko sa loon. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam kanyang loob. Hindi niya naman taga-alam. Magtakay mo, nagdiretso na, bumalik pa. Alam niya ba ang ginagawa niya? Magcha-cha-cha ka sa gitna ng karsada. Hallelujah. Okay? No? Benepisyo kapag nakipag-isa ka Kristo. Si Kristo na ang naghari sa buhay mo. Hindi na tayo. Ibig sabihin, pag si Kristo na ang naghari sa iyo, hindi na ikaw masusunod. Ang kalooban na ng Diyos. Amen. Ano bang issue dito? Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Kasi nakikipagrelasyon tayo sa Diyos. Amen. Hindi tayo sa tao. Sabi na asawa kanina, may Bible ka ba? Sabi ko, may date ako. Sabi ko, relax ka lang dyan. Sino ka date mo? Siyempre, ang first love ko, Jesus. Ah, okay. Mas mahalaga ang Diyos sa asawa ko ba? Kasi kung number one ang asawa ko, magsiselos to. Wala akong pakialam sa tao. Basta ang gusto ko, pakialaman ako ni Lord. Amen. Amen. Ha? Si Lord ang nagpapatakbo ng buhay ko. Hindi ang tao. Amen. Yes. Kaya nga sabi ko, itong gawain na to, dapat hindi ito maputol. Itong Bible study na to, dapat tutuloy-tuloy ito. Mintakin mo ang demonyo nga, nagpa-plano na dire-diretso. Hindi sila kapangawas. Kapag tag-ulan. Hindi sila gay mo sa mga sala. Kapag tag-ulan, dira sila kapangawas sa ano, mga kabo, mga halay, mga ano. Tapos kita mga Kristiyano, patugdaw-tugdaw. Sa gawa. Oh, nakakurog din sila, no? Pero hindi sila nadlog sa Diyos. Ang gawa, ang kakurog, pag nabatian niya ang pangalan ni Jesus. Pero ang tao, daw hindi tao.
Amen. Number two, ipapahayag ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa iyo. Okay? Ano ba ang kaharian ng Diyos na ipapahayag ng Diyos? Okay? Sabi doon kanina, no, sa paghahari ng Diyos sa atin. Mm-hmm. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu? Yes. Okay? Santo na nasa inyo, na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen. Sige, palanggaan mo, lawas nyo. Ay, mabalik lang na sa abo. Importante, palanggaan ng Diyos. Amen. Ano ginig na lawas niya? Ano ginig na? Ipag-aamin din kay Lord. Amen. Yes. Okay? Pero sagurun mo. Okay? Kaya nga kung kabalo ka ngayon eh, templo sa Ginoo, aba! Dapat proud ka. Okay? Dapat strong ka. Dapat matapang ka. Mm. Kasi ang Diyos na sa iyo. Amen. Yes. Now, damo, Christian, mga talawan. Bible study lang, hindi mo pa matin. Amen po? Yes. Masakit pakinggan. Pero dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Amen. Na walang makapagpigil sa atin sa pagpalapit sa Diyos. Yes. Ano sabi ni Lord? Walang makakapaghiwalay sa inyo sa pag-ibig ko. Pag-ibig mo ang Diyos, tapos may date kayo, hindi mo pinuntahan. Amen. Yes. Tama ba? Amen. Parang awakening to sa atin ng mga leader. Inapukaw kita ni Lord. Tintugan tang kabatulan. Patay ko patay. Amen. Yes. Number two, nung ipapahayag ni Lord ang kaharian ng Diyos. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. Mm. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik, isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko. Amen. Hindi lang ako panamig balay. Useless. May balay na kamo to. Ngayon po. Amen po? Yes. Ang aton nga palabayan. Ang aton nga mission sa Diyos. Ngayon, sari pa rin pong balay. Basta may katulo, okay na. Okay? Kaya nga, gubuon mas ang tatay na ni kalibutan. Ano? Amen po. Kaya ako ay mga palibog niya balay. Ha? Inapabalay niya ako, bahala na siya kung di niya ako punta. Basta, ang aton niya nga number one, ngayon na pahimu sa balay, ang yung balay, kaya hinihimuwa niya ko itong balay, himuwa ko ba siya di balay? Basi karoon niya, kung hindi ko paghimuwan sa balay, di, poste lang akong balay to. Di ba? Kung may balay siya to, ngayon na himo para sa imo, dapat din sa kalibutan, inuubrahan mo para maistaran mo to. Amen. Yes. Hinihimuan ka sa balay to, tapos huwag ka sa hinihimu, di. Ano na karoon? Ano sabi ni Lord? Hindi niyo ako maluloko. Walang makapagdaraya sa akin. Amen. Okay? Banal ako na Diyos. Walang makakalusot sa inyo. Intindihan niyo? Amen. May balay nga i-prepare ang Diyos sa aton. Yes. Ibabaw. Ang salog, bulawan. Ang flooring. Ang wall, emerald. Mm. Ang sineko, ang iyang holiness. Holiness. Wakay. So, amo na ang ubrahan tadi para makasulod ta to. Libre pala na. Pagka naisaran mo to, ano may ara to sa balay ng isaran mo? Ay kabuhi ka naway katapusan. Yes. Kaya glorified body. Ano problema? Ay na, palibugan yung ibig kalibutan. Ang takin mo, kulot ang buhok, mapauna. Tambok, mapaniwang. Ano ko na? Makalibog. Grabe, ano na yung kasakit ulo sa mga tao kasi kung ano-ano ang ilang ang mga inaubra para magka-problema. Okay? Number three. Ipapahayag ni Jesus ang kalooban ng Diyos sa iyo. Oh, yes. Kita mo na. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Leviticus 11:44. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili. Sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Amen. Bakit sinabi niya to? Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na kawatan, nga butigon, nga tamad, nga talawan, ha? Nga hambog. Yan, mga hambog.
Okay. Isa bala pas. Isa daw ka ulugot bala. May wali na kada Domingo. Ina Bible study mo pa sila. Ano si Domingo? Kaya to kamamu kung sila. Kung tigil na. Very basic. Ako yan, basic lang ko yan nga, pastor. Hindi ko yung pertikadalman nga pag naglaygay ng mga 80-80 pa, mga ano. Hindi ah, kung ano lang inaampal, Lord, pag nagbabasa ako yan, mag-click lang na sa akon. Amo na, iwali sa akon. Mm-hmm. Basic lang. Ang problema, basic na lang gani. Ngayon, hindi po may ha? Ano pang pinakanubo sa siling ni Lord, wali ka ng pastor. Palanggaan lang sila, sagura lang sila. Ako nang bahala. Amen, Lord. Yes. Amen, Lord. Dito, nakuha ang akong niya, burden. Nga, pagtatampo ba lang. Okay? Yes. Sabi pa sa 1 Peter 1:16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Mm. Utod, palihog, kaptan nyo ang pagkabalaan ta. Yes. Hindi lahog-lahog ang balaan. Ha? Pag sinabi mong balaan ka, pampira, inasakripisyo ka. Yes. Tindugan mo ang pagkabalaan mo. Kaya nga sabi ni Lord, malawak ang papunta sa impyerno, makipon ang pangatlo na may gamay lang ang nagpakabala. Mm. Amen po? Sino lang makasunod sa langit? Ang balaan. Ang balaan lang. Ang balaan. Kasi kung hindi nagambal si Lord sa amon eh, tama siguro makasunod din, no? Ang kawatan, ang mga torko, pati dito yan, lagsun ka kung may utang. Hindi ba ta? Ha? Nga nakasunod ka din. Why ba nagambal si Lord kaya di kasunod ang torko? Tapos to ikaw man nagpatay sa akong asawa, sa mga bata. Ngaw! Yung pakatukuyan ni Lord eh. Grabe no? Kaya nga sabi ni Lord, magpakabanan, nasusulat. Magpakabanan kayo sa pagkatakoy banan. Amen.